Good morning po sir. As of 8:34 ng umaga, first video ngayong araw ng Tuesday. Maaraw naman pa yung panahon ngayon. Ito sila Kuya Mar, si Kuya Al, tsaka si Kuya Saldin dito sa harap ng office. So yung kakabit nila yung mga Christmas light po. Si Kuya Mar, napalitan na po niya yung submitter ng Star House 1 na defective. Kinuha niya yung sa Star House 2 kasi yung Star House 2 nasa main. Naka-direct na siya sa mother meter ng Beneco. Si Kuya Joseph naman daw na ngunguha po ng garden soil. Tapos si Kuya Edwin, hali hindi pa po siya dumarating. Yung lokaryan na malapit dito sa running canal sa labas ng gate. Yan, sobrang laki na po niya. Halos kasing taas na niya yung pine tree. Pero yung malapit dito sa Star House 3, yan, ganun pa rin po. Medyo lumaki lang siya ng konti. Saka medyo payat. Hindi tulad dito sa malapit sa kanal. Na ganda yung tubo niya. Kakapal nung dahon. Kasi malapit siya sa tubig. May sarili siyang supply ng tubig. Ayan, ang ganda niya. Tapos ito si Payatot naman. Yan to yung Christmas light na galing dyan sa Manila. Saan kuya? Ha? Ayan, bali puti lang yung ilaw nito, sir. Yung L3 naman sir nasa main house na po. Doon na siya naka-park. Bali yung paglagay nila ng Christmas light kalahati lang nung lokarya. Yung cage naman sir na puti na yung galing dyan sa Manila, andito na po sa baba ng apartment 1. Nandito muna nilagay nila Kuya Edgar. Tapos yung side po niyang plastic, andito pa, hindi pa na-assemble po. Yan, dito naman po sir sa condo 1. Nandito po ngayon si Kuya Edgar. Good morning, sir. Kahapon, ng hapon,
Bumaba dito si Sir Rodrigo at si Sir Arvin. So, na-take up namin kung anong mga gusto niyang pagbabago dito. Unang-una po, itong division makakasikip daw kasi gusto niya although dito yung dining pero dito yung sala parang isa na lang kasi na sobrang dami ng pinto. Sabi niya, ang dami-daming pinto para tayo, para tayo nasa maze house. Diba? Parang nasa maze. Pinto dito, pinto doon, pinto doon. Ang daming pinto. Pinto dito. Oo, oh, pinto yan. Diba? So, tama na nga naman siya. Isang pa lang to. Isang open na ulit. Open na lang siya. Kung maglalagay man dito, yung division lang na movable na pwedeng papatong-patongan yung likod. Kasi gusto niya, i-set up dito yung sala set. Dito yung mahaba. Tapos, dito yung maiksi. So, dyan yung TV. Pero itong kwan, salamin as is na yan. Gusto niya yan. Kung tayo natulungin sa salamin. So, maglalagay naman siya yung mga blinds dyan. So, wala tayong nagalawin. So, ito lang po. Okay sa kanya na ito. Kasi, ipapasok ko ito. Pwedeng swing in dito. Sa side na ito. So, kung mga sana, naka-close siya. Ay, di-divorce mo. O, pwede naman divorce dito. Mo. Pwede naman dito. Kasi, division naman ito. Diba? Mm. Kasi yung traffic natin, gusto niya kasi itong gawin main door. Yung steady close niya yun. Tapos, para dito na lang. Para lumabag yung space doon. Yung mga ilalagay siya. Mm. So, kung ito, may lipat doon, so walang traffic dito. Na pagbukas dito, magbabanggaan, tsaka ganun yan sa pasilyo. So, dito naman po, okay na sa kanya na at least tatlong kwarto. Hatiin to. Oo, masaya na siya. So, dito ang division dito. Tapos, okay sa kanya na i-double mo natin ito para simantay. Tapos, plus ceiling. So, ayosin yung ceiling kasi mainit ito pag late on summer. Tsaka maingay. Tsaka maingay. Yeah. So, okay sa kanya dito. Pag-along room. So, mamili tayo sa lugar kung saan tayo maglalagay ng ito, yung pintuan. So, mas maganda kasi ang pintuan. Hindi sa gitna na, kasi pag mag-aaris ka ng kama. Pintuan yung connecting door? Wala. Close yan. Ay, may sarili silang pintuan? So, dito yung pintuan. So, okay na sa kanya yun. Tapos, okay na rin sa kanya. Ba't ayaw niya dyan? Ito lang, hindi, iikot kasi ng malayo eh. Diba? Siguro, pwede i-retain yung pintuan na yan kung gusto. Pero, yung pagaling ka niyan sa labas, galing ka sa dining, o kaya galing ka sa labas, di ba? Mm-hmm. So, iikot ka naman ng 180 degrees. Di ba? So, ang laki nun. So, dito, okay na sa kanya yung magkita ng ventilation dito kasi wala itong mawala ito ng ventilation. O, isa pa dito, medyo malaki naman yung ventilation niya. So, okay na ito sa kanya yun. Tapos, ang gusto niya lang, since na ito yung magiging pasilyo, tapos maglalagay tayo dito ng pintuan para dito sa room number 3. 3? Oo. I-enclose daw po ito kasi kung, halimbawa, maliligo, kasi ito ang magiging service nila daw dito. Maliligo, so, i-close natin ito. Para yung pasilyo nito ay dito kahit umuulan ng malakas mga bagyo makakaikot pa rin yung tao papunta dito sa CR. Okay na sa kanya yung CR dito. CR siya ang room. So, nasa labas? Okay, masaya na yan. Hindi daw siya magiging labas kung i-enclose natin yan. So, parang kasama siya sa bahay. Mm-hmm. Kasi kapag hindi in-enclose daw yan,
Nag-uulan siya sa bahay, yung si Ann. So, gusto niya mangyari, kasama siya sa siya sa bahay. Kaya i-impose niya yung lugar na yan. Eh, paano yung ano, itong labahan nila? O, di maglalagay niya isang pintuan dito, kung saan. Ano? Hindi, kasi kung sasaraduhan mo yan eh. O, ito, hindi, wala na ito. Wala na ito dyan. Hmm. So, isang kadadaan palabas dito sa labahan. Dito nga, maglalagay sila dito. Para sa labahan. Para maging isang bahay. Kasi pag ganito, parang hiwalay itong isa. Diba? Kasi lalabas ka dito. Tapos pupunta ka rin, maliligo. Hindi, diba enclose mo yan, so hiwalay. Hmm. Tapos maglalagay ka pa dyan ng ano? Dito, pinto naman palabas dito. Palabas? So, punta na doon sa CR. Kasi kung gabi nga, mahating gabi, diba? So, ayun. Malayo, matatakot din yung babae ang bisita nila. Eh, matatakot sila ba sa gabi kasi open dito, diba? So, yun yung idea. Kung maglalagay ka ng pintuan, edi yun na lang gawin mong pintuan ng CR, diba? Kung doon yung papunta ng CR niya? Oo. Yung itong ano na to? Yung maliit? Yung old na pintuan? Oo. Ito. Pwede yung gawin natin yung pintuan ng CR dito. Kasi dapat yung close na to. Bintana na lang. Kasi yan, mawawalan ang bintana na to eh. Pag ilawang CR to, aalisin ang bintana na to, di ba? Oo. Hindi dito ka na maglagay bintana mo. So ito magiging bintana. Ulit. Saka ito magiging bintana to kasi alisin to eh. Kasi dalawa pang pinto. Mahirapan mo ayos ang kama. So ito, lilipat ito doon. Palabas naman siya eh. Di ba? Para at least sana yan na yung pintuan. Pag galing ka sa 3, CR. Para hindi na siya iikot pag ganito. Oh, pero pag galing ka naman sa labas, sa labas, okay lang kasi diba open naman to. Tapos, iikot ka dito, hindi naman pipinduan yan. Hindi, diba sabi mo open naman to eh. May pintuan yung hallway. Oo nga, may pintuan. Pero ito, dito kasi na maglalagay ng pinto. Pintuan ng room 3. Pero yun, pwede naman hindi natanggalin yung pinto na yan. Okay lang naman, dito siya maglagay ng kama. Sa blank wall, diba? Ayan, ano ko? Pwede, maaaring sila yun. So, ayun yung gusto niya. So the rest, minor na lang. So ito lang yung mga major repair. Yun nga lang pala yung sa room 2. Kaya kailangan pala ng pintuan nga. So dito, sir. Dito naman po. Dito tatakbo yung kuha natin. Yung running canal. Lalagay tayo dito ng manhole. Tapos tatakbo siya dito. Pagdating dito, another manhole tayo. Para kung magbara, mayroon po mag-deliver sa tayo ng elbow. Tapos sa ituloy na tayo. Kaya pakita mo itong buwan. Yung pagsakan ng tubig natin. Nasa labas ng bakod. Oo, yun sa labas. So lahat ng buwan, doon natin i-sususo. Kasi hindi tayo pwede magpalabas dito sa kalsada. Kaya mas magbabago tayo hindi nga doon ng tubig na papunta doon. So, kaya para isahan lang, ito lahat ng bagsak ng ground. Tubig ulan, tapos yung galing sa mga lababo, galing sa floor drain. So, dito lahat ng bagsak. Yun lang. Oo, yun lang. Anong oras niyo bibili ng mga gamit? Pag na-approve na ni Boss yung pan, pag-usapan pa namin sa para sabay na yung sa Family One. Sa? Family One. Para sabay na, diba? Yung pressure tank. Oo. Tsaka yung submeter ng tubig. So ito siya, nakaunta pa?
Ito gusto niya, hindi na maaalisin yung pinto. Kaya lang, magiging steady close siya. Para magamit yung lugar. Malaki kasi yung lugar pag magamit si Elka. Malaki yung lugar kapag steady close niya to. So, magagamit yung lugar mo to. Diba? Magamit yung lugar na yan. Tapos, gusto niya lang maglagay, kasi malaki yung parila, yung stove. So, mag-i-extend lang dito para maglagay siya yung stove, no? Mag-i-extend lang sa lugar nito. Kasi gusto niya lang dito yung stove niya sa lugar nito. Pa letter L? Oo. Pag ginato kasi, hanggang dito na yung stove niya. So, double bar niya yun. So, napakalit na paglalagay nila. So, maglalagay lang tayo dito sa mga kahit mukhang mula lang, diba? So, idututong lang siya. Pauna na tayo magagaliwin. Maglalagay lang tayo ng lutuan. Ito, extension lang dito. Tapos, ayun lang, mag-alish. Kasi electric lock ang gamit niya. Magdadagdagin ng saksakan dito. Saksakan. Saksakan lang, pabilaan. So, yun lang naman. So, tapos, okay na to. So, para gusto na siya mangyari, ayan, so dito na. Dito na magiging entrance and out lahat ng tao. Ito yung lalo na. So, may dining. So, tama nga, yung dala ko dyan. Dala ko, ano? Ochenta yon yung dala kong yung mid glass na salam yung naka-ako. So, ito yun. Pwede ito. Pwede naman siya ilagay dito. Bawas lang yung konti dito. Hindi na tayo maghahamba. Kasi, actually, gumagawa na kami ng hamba. Ano yung titik-tikan mo? Dito, mga ganyan lang. Mga ganyan lang. Tapos, nilagay yung pinto. So, kahit wala nang hamba, okay lang yan. Mga 1 inch? So, yun ang magiging pa natin. Kasi ito naman yung entrance. Kasi gusto mangyari yung gusto mo. Lalagay ng hamba dito. Hindi na lalagay dito. Pwede naman, di ba? So, dito pero sisikip nga kasi. Dito na siya. Liliit lang. Tapos, mag-aaga, pwede ito ng isang kahoy na hamba. Dito, di ba? Kung kasi ano, ito yung pinto. Ilalagpas siya, di ba? Kung ilalagpas ang pinto, mag-aaga, pwede ito ng hamba. Hamba pa ikot na. Tapos dito, maglagay tayo ng manitis din na hamba. So, pwede naman. Hindi na siya gagawin. Yan ang gusto nangyari ni boss. So, bababa ko dito yung mamaya. Kasi kung 80 yun, ito yung 80. Yung pasyente, so 80 yun. So, walang problema sa height. Kasi hindi ka taasan yun. Okay lang yung height niya. So, okay na yun. Okay na sa kanya yung ceiling na nakakadikit lang dito. Hindi na maglalagay ng studding dito. Kasi since mababa na siya. Kaya nga. So, talagang pamakuan na lang yan. Oh. Pamakuan na. Buo naman na siya. Hindi, tsaka magandang pagkalagay ng kwento. Yung nilagay namin pamakuan, kuha na talaga siya. Pantay-pantay, isang size. Kaya, pag nilagyan ng ceiling, magandang tingnan. Kahit naka-expose. Ang tawag na siya, expose rafter, no? Yeah. So, kahit naka-expose yung rafter niya, maganda yan. Ginawa na yun dun sa main house. Exposed rafter. Yan lang? So, yun lang naman po. So, gagawin ko ng touring mo ngayon gabi. Para pag na-upload. So, ayos na. So, wala naman tayong lahat bibiling materials dito. Kasi dito, yung pan lang naman. Maraming tayong mga kahoy doon. So, wala naman problema dito sa kahoy. Kasi pag napan sa loob, nalagyan ng, tawag ito,
dalawang tournament eh. Tatlo. Tatlong tatlong hard deflects. Sige lang ang gaya kasi sige yung tatlong hard deflects. Tapos dito, yung mga kahoy, pili na yung kahoy natin.